Ngayon naman mga kalokotoyo, Father's Day daw. Pupunta kami ngayon sa Moto Market. And yan, pupunta kami ngayon doon para tumingin kung ano. Kasi yung sa big bike na Super 4, expired na yung kanyang ano, yung gulong sa harap. So nakasabi sa FB nila, sale daw. So yan, pupunta kami ngayon sa Libis branch. Yan, dito na kami ngayon. Yan lang, maingay. So going kami doon, titignan namin kung anong pinakamura na po pwede. Siyempre, kung may installment, mas maganda. Sa may McKinley stoplight yata, o McKinley stoplight. Yan lang. Ayun na, oh, nandito na kami ngayon sa Lanusa, Pasig. Ayun na mga kalokotoy, apat tanong na natin ang Libis. Pero hindi tayo sa may Libis Mall, dito lang tayo sa may gilid ng I think sa gilid lang siya ng BMW. So kung hindi nyo ako marinig, palaksa na lang ng inyong ng sounds nyo, kasi syempre kahit nasa loob tayo ng kotse, nagmamask pa din. Extra precaution pa din yun. So, nandito, medyo malapit-lapit na kami. At ito na rin yung labas namin ng asawa ko. Kasi palagay ko siya magbabayad nito. Kasi dahil sa nakuha niya ano, sa financial consultant siya. So, mas malaki ang ini-earn niya kesa sa akin. So, malay natin. Payagan tayo. Nga pala yung tawag ko sa asawa ko ngayon guys, killer eye. Kasi pag anong tignan niya, yun na ibig sabihin nun. Hindi ka basta-basta makakabili ng gusto mo. Kasi siya, baka siya magbayad. Tapos, maganda lang din yan guys. Kung alam na mga asawa nyo na pinapayagan kayo magano bumili. Kasi syempre, pag mag-asawa na kayo, parang joint na kayo sa lahat ng gastos. Hindi naman actually sa gastos. Kumbaga, dapat alam ng asawa nyo kung ano yung bibilhin nyo. Kasi syempre, dapat may budget tayong tinatawag. Hindi yung basta may pera ka, waldas ka na ng waldas. So, nandito na kami. So, lagpas lang netong stoplight, dyan na yung pupuntahan namin. So ito na yata yun guys, lagpas ng BMW, sorry. Tapos merong pagitan ng Union Bank. Tapos may parang maliit lang na eskinita guys. To. Ewan ko lang kung bukas to ha, kasi Linggo ngayon. So syempre, tignan na lang na namin. So nandito na kami sa Moto Market. Palagay ko close. Ayan na kami, Moto Market Libis. Ayan. Matitignan natin kung anong pwede niyang ilibre sa akin. Siyempre budget lang, pero gulong lang. Sana gulong lang meron sila rito. So ayan, dumating na kami sa Moto Market. So ayan siya, nakapark na kami, kakapark lang. So itatanong ko muna mga kalokotoy kung allow tayo mag video sa loob. Siyempre hingi tayo ng permissions nila. Hindi yung bastang rektang video ka na lang. So ayun na guys, ito na pagpilian namin, KS3 yata ito. Ayan, either itong nasa left or nasa right. So ang sabi ng asawa ko ay, anong hatol mo? Ikaw mamimili, kung gusto mo medyo parang seryoso ng konti, ako gusto mo parang medyo... Doon tayo sa kingkoy, dito tayo sa kanan. So as lang tayo ng size natin, kung anong size natin. So okay naman, so dyan tayo sa kanan. So sana marinig yung boses ko. Yan, yun lang guys. So yun na mga kalokotoy, sawi tayo dahil ang helmet nila. Head southwest toward Eulogio Rodriguez Jr. Avenue, C5 then turn right onto Eulogio Rodriguez Jr. Avenue. Moto Market Libis failed kasi wala tayong AGB na kahit anong X2 na helmet. So, tatry natin sa ibang branch nila kung saan. So, ayan na, going na kami. Moto Market Green Hills. Sana merong stop. So, yun na ulit. Titignan natin kung anong merong makukuha nating helmet. Kasi dito sa Moto Market Libis, walang XL times 2. So, hindi kasha. Dito ngayon, mga kalokotoy, nandito tayo ngayon sa flagship store nila. Di ko alam kung flagship store to, ha? Moto Market Green Hills. So, katabi, beside sila ng Dainese. So papasok na kami ngayon kung anong makikita na naman natin dito. Ayun mga kalokotoy, nandito na tayo sa ating episode hunting parts na hindi alam kung anong bibilin. Kung helmet ba o tires. Nandito ngayon tayo sa may Pasay. Patawid na kami. Heritage na to eh. Patawid na kami. Papuntang Moto Market Pasay branch. Yun lang. Titigin na naman tayo ng ano. Kasi may nakita akong
full face, kaso nakakatakot yung ano, yung size niya. 1 XL lang para akong close, ano yung tawag doon? Closophobia ata yun. Kung ano man yun. Kasi nakakatakot, parang sobra niyang sikip. So hindi ko kinuha. Fully modular naman ako. Kaso hindi ko type yung kulay tsaka yung itsura niya. So yan, going na kami ngayon. Ayan. So malawang naman, total Father's Day. So yan, going na kami. Pagka right turn ko dito sa may dulo sa Makapagal, diyan na siya banda. So ayan na, sana makakita tayo ng helmet na medyo mura. Na gusto ko sana mag-try ng full face kasi ang gamit ko is LS2. Medyo mabigat kahit mga 1 hour lang na ride. So tatry ko mag full face na medyo magaan. Sana may 2XL. So ayan na mga kalokotoy, dito na tayo ngayon sa may papunta Moto Market Pasay. So kung may mga sasakyan kayo, big bike na dala, diyan kayo sa may pay parking magpa-park. Nagpasa nyo na yung unang stoplight from galing Blue Bay na blue, dating Blue Wave. Tapat ng Maddox, dating Maddox. So yan na. Ayun na, after kanina Moto Market Pasay lang ako nakuha ng item. Nolan ang nakuha natin. Sila lang yung may 2XL dito sa Pasay. Iyan ko na lang sa video mamaya ay pangalan na nag-assist sa akin kasi napaka attentive niya sa akin. So, yun lang. Yun na. Naka-video na yun. Ayun na mga kalokotoy, dumating na tayo. Yes. Time has come para buksan natin ang Nolan helmet. Actually, first time ko bumili ng ganito kamahal na helmet. Dahil, syempre, gumagamit na tayo ng higher CC, kahit papano, eh, pwede na tayong bumili na medyo mamahaling helmet. Pero kung mga scooter type, pwede rin tayong bumili ng helmet na mamahaling. Basta kaya ng budget nyo. So, okay. Ang naman lang ng semi-unboxing. Ayan, ang kasama ni Nolan sa box is yung kanyang pin lock. Ayan. Pero siya dito, may mga user's manual din siya. Ayan siya. Baba mo konti. So, yung pin lock pala niya mga nandito pala sa loob. Actually, hindi ko alam kung ano yung pin lock. So, i-guide ko na lang din. Babasahin ko yung user's manual. So, dito na tayo. Fast forward na agad tayo sa Nolan. Nolan. Ang itong Nolan na to ay napaka-memorable. Kasi, tatlong branch ng Moto Market ang napuntahan namin. Sa laki siguro ng ulo ko, walang magkasya ang XL na AGB. So, ito na siya. So, ang gusto ko nito, kahit basic lang siya na helmet, eh, syempre sa brand siguro, baka mas maganda, tsaka mas magaan. Kasi, mas magaan siya, yun nga lang medyo may price. Yun nga lang mga kalokotoy, Father's Day ngayon, ewan ko kung yearly sale nila, from 13,000 naging 11,000. So, kahit pa paano nakadiskwento tayo, pa-discount tayo. Ang maganda nito, may vent din siya dito. Dito na yung angatan niya. Pero hindi ko alam kung removable chin mount to. Ay, hindi ko alam kung chin ba ang tawag dito. Pa-comment na lang kung tama ko. So, maganda naman yung quality niya. Yung foam niya is maganda na rin. Makapal. Tapos, ganito yung kanyang kasi sa Schubert, parang belt. So, actually dapat Schubert o kung ano man tawagin natin doon. Mahirap siya. Ito kasi, easy strap, pasok, tapos, angat, hila. So, ewan ko lang kung durability nitong lock type niya. Kung madali bang masisira. So, yan siya. Ang gusto ko rin dito, kahit papano, yung kanyang dual visor. Wait lang ha. Ayan, push pala. Ayan, napakaganda, tactile, napaka-simple lang ng helmet. Parang basic lang, pero ang nagustuhan ko talaga sa Nolan is magaan. Kasi galing ako sa modular, mabigat. So, yun lang mga kalokotoy. Ito yan siya. I-wrap up ko na yung aking video for today na hunting Nolan or hunting helmet.
Actually, ngayon lang din ako nag-full face kasi meron akong claustrophobia yata yung tawag nun. Kasi ang sikip eh, parang feeling ko hindi matatanggal na sa ulo ko yung helmet. So ayan, ititignan natin sa susunod na vlog natin. I-review ko na siya. Ayan. Siguro by tomorrow o kung bahala na. Yun lang mga kalokotoy, pa-subscribe na lang. Ayan yung chin mount pala. Pa-subscribe na lang, pa-share, tsaka pa-like ng video. Yun lang. Thank you po!